magandang umaga mga katungkol. Sandito tayo ngayon sa EDSA. Ang realidad ng EDSA. Traffic. So kahit anong gawing sistema dito sa EDSA, wala talagang magagawa. Ayan po ang kalagayan ng EDSA. Lalo ngayon, sarado lahat ng U-turn slot. So, tingnan natin yung imbento nila, sobrang traffic. Masarap yung pinapero pangalan niya. Nakita niyo po yung bus lane, walang halos dumadaan. So, traffic na. Yan ang kagaling ang ating MMDA. Good morning mga ka-troopers. Welcome back to another vlog. Nagmamoyso ang aking salamin. Hindi ako nakapag-film kahapon kasi sobrang pagod. Dahil nag-set up kami dito sa venue. Dito pa rin kami sa ano, sa console, pero hindi dito sa dati naming resort na madalas na pinupuntahan. Ito yung aming kwarto. Pero Mike, kaway-kaway. Tulog pa. Yan, ikot tayo. Kakatoothbrush ko pa lang. Kasi, ano na, inuminom sa gabi. Saka kumuha ng toothpaste. Ay, meron siya. Ang pangalan ng resort na ito, mga ka-trooppers, ay Sotray Hot Spring Resort. So, dito sa Pansol pa rin, pero sa kabilang side ito. Okay yung venue, pero nakakadismaya. Mamaya, didiscuss ko bakit. Makikita ninyo yung magpakilin mo. Medyo foggy. Mamaya sasabihin ko sa inyo yun, anong dahilan, bakit nakakadismaya. Good morning po, Kuya Billy. Good morning. Good morning po. Discuss ko sa inyo kung bakit nakakadismaya itong resort na to. Sorry po ah, pero gusto ko lang magsabi para sa susunod na kung sino man po yung magre-rent sa inyo, makapag-adjust kayo kasi sobra kami ang nag-adjust, hindi nyo kami na-entertain na maayos. Nandito ako ngayon mga katrupan sa baba. Ayan ang mga parang ayaw nyong ano, ayaw nyong tantanan yung swimming pool ah. Wala ka rin na sa kapag eh, mainit din eh. Mainit daw kasi kaya ayaw nyo lang tantanan. So nandito yung entertainment area ng Katu Park. Yun, meron ditong hot dog, bangus, ang itlog na pula. Siyempre may saging. Wow. So ito yung kitchen. So, wala pa akong gana mga katrupards kumain kasi sobrang kabusugan. Eh mga katrupas, medyo naman baga pa yung mata ko. Kakain muna ako, nakita ko yung pagkain kanina. Nakakadismaya lang sa resort na to.
walang nag-aasikaso sa amin na caretaker dito. At the same time, kulang yung mga gamitan. Kung mag-request kami dito ng pungot, ayaw. Walang pungan, walang extra beddings. So, hindi dapat ganun bilang kayo yung nagpaparent ng resort. So dapat kung ano yung nare-request ng kliyente. Unless talagang walang-wala. Pero kung meron, sana naman ay naasikaso kami. Yun lamang po. Hanggang mamaya. Breakfast po muna ako mga katumpay. So ngayon lang kami nakapagkain. Hindi kami nakapag-dinner kagabi. Medyo maingay kasi nagbibigyo kami dito. Hindi kami nag-dinner kagabi. So sobrang dami lang pagkain na nakakayulan. Yan ganyan pa kumain ng mga hindi nag-dinner kagabi. Sige, tak-tak. Bigayin mo yung bote. Tapos lang kumain. Alam niyo na kung anong gagawin ko. Ito yung problema ko pagkatapos kumain. Mga kumakain niya, kasi tabi. Sila, hindi mo ko na yan sila, alas tres eh. Maulan mga ka-Truepards. Nakita niyo yung pag doon, no? Mga ka-Truepards, medyo maulan kaya masarap maligo sa hot spring. So yan, no? Zotry Resort. Left side ito mula dun sa Pansol Road. Kaya madali siyang makita, tapos may arko siya. So mukhang ito yung bahay ng may-ari. Karugtong ng resort. Advice lang mga ka-Truepards, pag maghahanap kayo ng private resort, tiyakin nyo lang na yun nga, maayos kausap, kumpleto yung mga gamit na anytime mo kailangan ay kailangan mo mahiram dun sa caretaker. Ito kasi simula kahapon walang caretaker na nag-aasikaso sa amin.